bakit hindi nakukuryente ang mga ibon na dumadapo sa electrical lines? Una sa lahat, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell upang maging updated sa aming mga lessons. Maraming salamat po. Isang paraan upang matandaan kung paano naglalakbay ang kuryente mula sa isang punto patungo sa isa pa, tulad nung nasa kawan o wire, ay ang kuryente ay napakataman. Lagi itong dumadaan sa mas madaling ruta. Sa physics, sinabi natin na ang kuryente o current ay naglalakbay mula sa punto ng pinakamataas na potensyal hanggang sa pinakamababang potensyal. Maaari mong maihahalin tulad kung paano naglalakbay ang kuryente sa isang bagay katulad ng pagbagsak ng bola sa gilid ng isang bundok. Ang bola ay tulad ng current, palagi itong nahuhulog sa bundok. Ang bola ay hindi kailanman babagsak sa bundok. Sa isang kawad, ang isang dulo ay may ibang potensyal kaysa kabila. Kaya ang kuryente ay nakapaglalakbay dito. Habang ang parehong paa ng ibon ay nasa parehong kawad, walang pagkakaiba sa potensyal sa pagitan nila. Isipin ang ibon bilang isang patag na bahagi ng bundok, kung saan ang bola ay hindi mahuhulog dito o bababa ng bundok. Mas gusto ng kuryente na magpatuloy sa paglakbay sa kawad sa halip na dumaan sa ibon. Halimbawang, kailangan mong maglakad sa iyong lokal na tindahan upang bumili ng isang tinapay. Maaari kang maglakad ng isa sa dalawang posibleng mga ruta, sa isang magandang daanan na flat o sa pamamagitan ng isang maputik, mabaluktot at malalim hanggang sa bewang na pudla na dadaanan. Marahil ang pipiliin mo ay ang flat na daanan sapagkat mas madali ang paglalakbay dito o paglalakad dito. Ito ang ginagawa ng kuryente. Naglalakbay ito sa pinaka madaling landas. Ang mga inhinyero ay sadyang nagdisenyo ng mga wire upang napakadali para sa kuryente na bumiyahe sa kanila. Ang material na pinakamagandang gawing kawad o wire ay ang silver. Subalit sobrang mahal nito kaya copper ang karaniwan natin ginagamit sa mga linya ng kuryente. Ang katawan ng ibon ay nag-aalok ng mataas na resistance sa kuryente. Sumakatuwid, ang kuryente ay nagpapatuloy na lumakbay sa kawad dahil mas madaling ruta ito sa halip na dumaan sa katawan ng ibon. Ito ang kadahilanan kung bakit ang ating mabalahibong mga kaibigan ay maligayang nakaupo sa linya ng kuryente nang hindi natatamaan ng electric shock. Para sa mas marami pang mga lessons sa technical at engineering, mag-subscribe po lamang sa aming channel. Maraming salamat!